Madami-dami na nga po mga idol ngayong araw ang naapektuhan ng problema ng NBA matapos lumabas ang resulta ng test na halos 7 miyembro nga po ng liga ang nadagdag sa mga naging positibo sa nasabing sakit. At isa nga po dyan mga idol ay ang inilabas na balita kanina na merong isang miyembro nga daw po ng koponan ng Denver Nuggets ang kabilang dito. Heto nga po mga idol ang punto dyan dahil malamang sa malamang grabing maapektuhan nga po nito ang best team ngayon sa NBA na Milwaukee Bucks, especially ang kanilang MVP na si Giannis Antetokounmpo. Bakit kaya? Kamustay na rin nga natin mga idol ang kanilang kalagayan ngayon? Yan nga po ang ating pag-uusapan dito sa ating bagong video ngayon. Tara! Kani-kanina lamang nga po mga idol ay inanunsyo na ng Denver Nuggets na may isa sa miyembro ng kanilang organisasyon ang nagpositibo sa kumakalat na sakit ngayon. Ngunit hindi pa naman nga po binibigay ng koponan ang buong detalye ng balitang yan kasama na ang pangalan ng miyembrong nagpositibo. Hindi rin nga po mga idol din na tinukoy kung isa nga ba itong player o isa lamang staff ng kanilang prangkisa. Samantala, madaling natamaan nga po sa pagputok ng balitang ito ang nananahimik na koponan ng Milwaukee Bucks dahil nga po sila ang pinakahuling koponan na nakalaban ng Denver Nuggets bago isuspende ni NBA Commissioner Adam Silver ang liga. Pero ayon naman nga po sa inilabas na pahayag ng koponan, ginagawa nga po nila ang kanilang lahat ng makakaya para makontrol ang kumakalat na sakit at patuloy silang humihingi ng advice mula sa mga opisyal, eksperto at sa mga kinauukulan. Asahan rin nga po ninyo na patuloy na nang puprotekta ng kalusugan at kaligtasan ng kanilang mga miyembro at manlalaro na siguradong maaapektuhan sa ganitong sitwasyon. Pero di pa rin nga po natin maiwasan na mangamba sa mga nangyayari dahil maaring nahawa nga po nito ang kahit sino mang manlalaro ng Milwaukee Bucks kagaya ng MVP nila na si Giannis Antetokounmpo. Kung inyo nga pong matatandaan mga idol, huling nakalaban nga po ng Milwaukee Bucks ang Denver Nuggets noong nakarang March 10 sa Pepsi Center. Mismo mga idol, home court ito ng Denver Nuggets. Isang linggo pa lang nga po ang nakakalipas ng matalo ang Bucks sa nabanggit na laban na nagtapos sa score na 109-95. Ngunit syempre, makakahinga naman nga po tayo mga idol ng maayos-ayos dahil sa huling laro naman nga po ng Milwaukee Bucks ay hindi naman nga po doon pinaglaro o pinag-participate ng koponan ang kanilang halos 7 regular rotation players kabilang sina Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton, Eric Bledsoe, Brook Lopez, George Hill, Donte DeVincenzo at si Marvin Williams. Ngunit mga idol, di pa rin nga po natin maiwasang isipin ang posibilidad na nahawa na sila dahil kahit man nga po hindi naglaro ang mga nabanggit nating mahalagang manlalaro ng Bucks, ayon naman nga po sa nakalap nating impormasyon, nanunood nga po ang lahat. Ang lahat mga idol ng kanilang manlalaro at coaches sa kanilang laro sa Pepsi Center na araw rin yon. Nasa iisang arena lang sila mga idol, ibig sabihin present nga po sila sa araw na magsalpukan ang dalawang koponan na may posibilidad na nakasalamuan nila ang hindi pa rin pinapangalan ng miyembro ng Denver Nuggets na nagpositibo. Pero mula naman nga po nang suspindihin ng NBA noong March 12 ay maganda naman nga po ang pag-respond din nila dito dahil ni-required naman nga po ng buong organisasyon ng Milwaukee ang kanilang mga miyembro, mapa-player man yan o coaches na sumunod sa mga sinasabi ng mga eksperto. Kaya as of now, wala pa rin nga pong nagpo-positibo o wala pa rin nga po silang nakikitang sintomas sa mga miyembro o manlalaro ng prangkisa ng Milwaukee Bucks sa kumakalat na sakit ayon sa pinakahuling inilabas na balita ng ating nakalap. Ngunit once nga po na lumabas ang sintomas dyan na nga po mga idol papasok ang tinatawag na test dahil sila nga po ang pinakahuling nakasalamuha ng Denver Nuggets. Well, puntahan naman natin mga idol ang naging huling paayag ng ating NBA Commissioner na si Adam Silver. Ayon nga po sa kanya, naguguluhan na nga po sila kung kailan talaga magbabalik ang NBA at kung anong mangyayari sa NBA season ngayon kung babalik na sila, lalo pat malala ang nangyari sa liga ngayong araw. Ang masisigurado lang nga po nila ngayon ay maaring manatili ang mga players nila sa kani-kanila makupunan o pumunta na lamang sa kanilang mga pamilya sa loob ng North America. Sabi rin nga po
po ng bagong inilabas na balita. Hindi na rin nga po pinapayagan ng NBA ang lahat ng kanilang mga koponan at players na mag-practice sa kanilang mga pasilidad. Ito nga po ay upang maiwasan ang pagkalat ng kumakalat na sakit sa mga players ng NBA. Uulitin ko lang mga idol, wala pa naman nga pong nagpapakitang hindi magandang nararamdaman ang mga manlalaro ng Milwaukee Bucks, kaya ligtas pa rin nga po ang kanilang koponan at wala pa rin dahilan para maapektuhan ito ang kanilang nakuhang momentum sa pagiging best team sa NBA ngayon. So yun lang mga idol ang ating pinakabagong update ngayon sa NBA. Once again, this is J-Zone TV. Don't forget to subscribe mga idol at syempre pindutin nyo na rin ang notification bell button sa ating channel para wala kayong malampasan at laging manotify sa mga ina-upload ko dito. So yun mga idol, maraming salamat po sa panonood ninyo.